Magandang tanghali. Ito ang special coverage ng UNTV sa kasalukuyang krisis sa kalusugan na nararanasan sa bansa at sa buong mundo. Narito ang ating headlines. Law and order legacy ni dating Manila Mayor Alfredo Lim ginunita ng Malacañang. Amerika, naglabas ng travel advisory sa Pilipinas bunsod ng tumataas na kaso ng COVID-19. 5 bilyong pisong pondo para sa repatriation at assistance sa mga overseas Filipino worker na naapektuhan ng pandemya, inaprubahan na ni Pangulong Duterte. Pagpapataw ng suggested retail price sa mga face shield, pinag-aaralan na. Department of Health maglalabas ng guideline sa tamang paggamit ng COVID-19 test kits. Isang sundalo, 2 NPA patay sa bakbakan sa Ilocos Sur. At mga alternatibong paraan ng pag-aaral sa darating na pasukan, alamin. Tayo ay sabayang napapanood sa social media accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Sabayan din tayo napapahinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Bumuhos ang mga paikiramay para kay dating Manila Mayor Alfredo Lim na pumanaw na kahapon sa edad na 90 taong gulang. Inalala naman ng palasyo ang mga legacy ng dating alkalde upang maipatupad ang kaayusan sa Maynila. Narito ang ulat ni Rosa Licoz. Nagpahayag ng dalamhati ang Malacañang sa pagpanaw ni dating Manila Mayor Alfredo Lim. Ipinaabot ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang kanyang pakikiramay sa mga naulila ng dating alkalde, kabilang na ang pamilya nito, mga mahal sa buhay, kaibigan at mga taga-suporta. Kaalinsabay nito, kinilala rin ng palasyo ang mga nagawa ni former Manila Mayor Lim para sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Roque, matibay ang paninindigan ni dating Mayor Lim laban sa mga kriminalidad at illegal na droga. Ito anya ang iniwang legacy ng dating alkalde sa kanyang mga constituent. Sabado ng hapon ang bawian ng buhay si Lim sa edad na 90 taong gulang. Mismo si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso naman ang nagkumpirma na nasawi dahil sa coronavirus disease ang dating alkalde. Si Mayor Isko ay isa sa naging vice alkalde ng nakaupo pang Mayor si Lim. Naging senador si Lim noong 2004 hanggang 2007. Ilang beses din itong naging alkalde ng Maynila. Bago maging politiko, isang police officer si Lim at naging direktor ng National Bureau of Investigation sa administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Tumakbo rin sa pagkapangulo si Lim, subalit natalo sa halalan ni dating Pangulong Joseph Estrada. Gayunman, noong 2000 hanggang 2001, itinalaga ito ni Estrada bilang Interior Secretary. Nagpahayag din ng pagdadalamhati ang dating Presidenteng Estrada sa pagpanaw ni Lim. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng travel advisory ang Estados Unidos sa kanilang mga mamamayan na huwag munang magtungo sa Pilipinas dahil sa COVID-19 pandemic. Sa kanilang abiso, sinabi ng US Embassy sa Maynila na nag-issue ng Level 3 Travel Health Notice ang Centers for Disease Control and Prevention o CDC dahil sa mataas na tsansa na mahawa sila ng virus. Paliwanag nila sakaling magkasakit ang mga ito habang narito sa Pilipinas ay posibleng maging limitado ang resources kagaya ng mga pasilidad. Sa ngayon, pumalo na sa 126,885 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa batay sa huling tala ng Department of Health o DOH kahapon. Inaasikaso na ng Department of Foreign Affairs ang repatriation ng mga Pilipinong nais nang umuwi mula sa Lebanon matapos ang malakas na pagsabog doon. Ayon sa DFA, tinatayang nasa 400 Pinoy ang inaasahang sasama sa repatriation. Narito ang report ni Joanne Nano.
Maglalaan ng pamahalaan ng 15 milyong piso para sa pagpapauwi ng mga Pilipino na naninirahan sa Lebanon kasunod ng malakas na pagsabog doon. Sa kanyang Twitter post kahapon, kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin Jr. na maglalaan ng pamahalaan ng 15 milyong pisong pondo kung saan kukuha ang gobyerno ng charter flight sa Qatar Airways upang maiuwi ang ating mga kababayan mula sa Lebanon. Sa ngayon ay inaasikaso na rin anya ng embahada sa Beirut ang pagpapauwi sa 14 na Pinoy na namatay sa malakas na pagsabog na inaasahang darating sa August 16. Tinatayang nasa 400 overseas Filipino workers sa Lebanon ang posibleng sumama sa repatriation. Sa huling update ng DFA, 11 mga Pilipino ang naitalang nasugatan sa malagim na pagsabok, kaya naman umakyat na sa 42 ang injuries, 2 ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad habang 4 na ang namatay. Bago pa ang pagsabog, nagsasagawa na ng repatriation ng DFA sa Lebanon. Sa tala ng DFA, mayroon ng 124,717 na mga overseas Filipino workers mula Pebrero ngayong taon ang nakauwi na sa Pilipinas dahil sa epekto ng COVID-19. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang karagdagang pondo para tulungan ang mga overseas Filipino worker na naapektuhan ng pandemic. Para sa detalye, may report si Vincent Arboleda live. Yes, Vincent. Yes, Mon, kinumpirma ni Labor Secretary Sylvester Bello III ang 5 bilyong pisong karagdagang pondo para sa pagpapauwi at ayuda sa mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng COVID-19 pandemic sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa kalihim, nasa halos 600,000 overseas Filipino workers o OFWs umano ang humihingi ng tulong sa pamahalaan matapos mawala ng hanap buhay o maapektuhan ng COVID-19 pandemic. Ayon din kay Secretary Bello, malaking bahagi anya ang naturang pondo ang mapupunta sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA na nangangatiwa sa pagpapauwi sa mga OFWs. Maliban sa repatriation, sagot din ng OWA ang gastos para sa pagtest ng mga OFWs pagdating sa Pilipinas, pagkain at accommodation at ang pagpapauwi sa mga ito sa kanikinalang probinsya. Bahagi rin ng pondo ay mapupunta sa one-time cash assistance ng DOLE na ACA program na layong mabigyan ng 10,000 piso o $200 na ayuda ang mga OFWs na naapektuhan ng COVID-19 pandemic, nasa Pilipinas man sila o nasa abroad. Sa kasalukuyan ay nasa 192,491 na mga OFWs ang natulungan makauwi ng DOLE at nabigyan ng ayuda, habang umabot naman sa 267,584 ang naproseso at natulungan na rin sa ilalim ng DOLE ACAP. Inatasan na rin ni Labor Secretary Bello ang Philippine Overseas Labor Offices o POLO na pabilisin na ang pagproseso ng ayuda para sa mas maraming OFWs ang makabenepisyo sa 5 bilyong pisong karagdagang pondo mula sa gobyerno. Yan ang latest live. Balik sa iyo mo. Maraming salamat, Vincent Arboleda. Pinag-aaralan na ng Department of Health ang ipapataw na suggested retail price para sa face shield. Ito'y matapos na dumoble ang presyo ng face shield sa merkado. Matapos na ipag-utos ng pamahalaan na mandatory na ang pagsusuot nito sa mga pampublikong sasakyan simula August 15. Susuriin ng DOH ang materyales na ginamit sa face shield na siyang magiging batayan sa karampatang presyo nito. Dahil itinuturing ng medical supply, ang DOH ang may jurisdiksyon sa pagtatakda ng presyo sa face shield. Ayon sa ahensya, posibleng ilabas ang SRP sa susunod na linggo. Maglalabas na ng omnibus guidelines ang Department of Health para sa angkop na paggamit ng COVID-19 test kit sa bansa. Ito ay upang magabayan ang publiko sa tamang paggamit ng mga test kit. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nasimula na ng Department of Health ang draft ng Omnibus Guidelines para sa angkop na paggamit ng iba't ibang COVID-19 test kits. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Vergere, nire-review na ito ng mga lab expert panel bago maaprubahan ng mga otoridad. Hopefully over the weekend, they would be finished with their comments. And then of course, we will be also referring this to our laboratory experts panel. By next week, kapag nagkaroon na tayo ng final na naibigay nilang mga komento and inputs, ipe-present na po namin ito sa Execom, and then we will present to IATF, and then we can issue the guidelines. So give us 1 week more, and then we can issue this guidelines.
Layon-anya ng ilalabas na guidelines upang magabayan ang publiko kung kailan at kanino maaaring gamitin ang mga available na test kits sa bansa. Nag-umpisa po tayo sa RT-PCR, lumabas po yung mga rapid antibody test. Ngayon po may mga antigen test na mga nasa market na. And we know that eventually there would still be other innovations na lalabas dyan in the coming weeks or months kapag ka nagtataon. No? So ang sa akin lang po, para hindi po nagkakaroon ng misleading information, and also the general public as well as our health facilities are guided on what they are supposed to use kapag ka nandito ka sa stage ng sakit ng COVID na ito. So itong omnibus guidelines, magpapakita yan ng iba't ibang testing methodologies natin at kung saan siya dapat gamitin, saan siya appropriate na gamitin, kailan siya appropriate na gamitin. Binigyang diin ng DOH na dapat maintindihan ng publiko na hindi maaring gamitin pang screen o pang diagnose ang rapid test kit sa publiko kung sila nga ba ay COVID-19 carrier. Ang RT-PCR test kits naman anya ay napaka-sensitive at nakakadetect pa rin ng virus kahit matapos ang isang buwang nagkasakit ka ng COVID-19. Ang antigen test kits naman ay may akma ring gamit at hindi basta-basta lang pwedeng gamitin ng kahit na sino. RT-PCR is very sensitive. 2 days prior to your illness, it can already detect the virus. Hanggang yan, magkaroon ka na ng virus, nagkaroon ka na ng illness, nadidetect pa rin niya. For the antigen testing, ito yung bago ngayon na lumalabas, di ba? Appropriate lang siya gamitin kapag first 5 days of the illness. Hindi mo siya magagamit pagka pre-symptomatic ka o di kaya nakalakpas ka na ng 6 na araw, 7 araw sa sakit, nag-negative na yan. So, appropriately used first 5 days. And it is more sensitive and it is more accurate than the rapid antibody test. Makakatulong din anya ang omnibus guidelines sa mga local government unit na magsasagawa ng COVID-19 testing sa kani-kaniyang nasasakupang lugar. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng pamunuan ng St. Luke's Medical Center Global City at Quezon City na umabot na sa full capacity ang kanilang COVID wards at COVID ICU units. Ito ay batay sa abiso ng ospital hanggang August 7. Maliban dito, sinabi pa ng ospital na malapit na ring umabot sa full capacity ang kanilang emergency rooms para sa mga pasyenteng apektado ng COVID-19. Kasunod nito, humiling ang St. Luke's Medical Center sa mga nangangailangan ng agarang COVID-related treatment na magpatingin sa ibang ospital. Sa ngayon, bukas pa rin ang ospital at patuloy na ginagamot ang nandoon. Nilinaw din ng St. Luke's na tumatanggap pa rin sila ng pasyente maliban lang sa may kaugnayan sa COVID-19. Tatalakayin na sa Kamara ang mga panukalang batas na layong bumuo ng Medical Reserve Corps bilang nakikitang solusyon sa kakulangan ng medical workers sa bansa. Sa ilalim ng House Bills 6809, 6821, 7007 at 7157, ang Medical Reserve Corps ay bubuin ng may natapos ng medicine, nursing, medical technology at iba pang profesyon na may kinalaman sa kalusugan pero hindi pa nakakakuha ng lisensya. Ayon kay House Speaker Alan Peter Cayetano, marami tayong mga kababayan sa medical community na nakahandang tumulong. Base sa datos ng Department of Labor and Employment, noong 2012 ay nasa 16 to 19% ng mga doktor at nurses sa bansa ang nagtrabaho abroad dahil sa mababang sahod sa Pilipinas. Sa ilalim umano ng Bayanihan 2 Bill, ay may nakalaang dagdag na pondo para sa mga public at private medical workers para masolusyunan ang problemang ito. 5 suspek ang naaresto sa isinagawang drug operation ng mga otoridad sa Pampanga kagabi. Nasabat din sa operasyon ang 1,000,000 pisong halaga ng imported ecstasy. Narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. live. Yes, Asher. Nagsagawa na magkahiwalay na operasyon kontra illegal na droga ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Bureau of Customs sa Lubao, Pampanga. Naaresto ang mga suspect na sina Katrina Legazpi alias Charmaine Valencia, Joshua Pabulos Bautista at tatlo pang kasamahan nito.
ayon kay PDEA Regional Region 3 Regional Director Christian Fivaldo, nadiskubre na mga otoridad ang pag-aangkat ng dalawang pinangalanan suspect na mga tableta ng ecstasy mula sa bansang The Netherlands. Nakatago ang mga kontrabando sa gilid ng kahon ng dalawang parcel kung saan naglalaman ng isang box ng foot massage machine, habang ang isang package naman ay may mga bag, damit at sapatos. Nasa batan ng mga otoridad ang tinatayang 10,000 tableta ng ecstasy na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 17 milyong piso. Itinanggi ng mga suspect ang akusasyon. Kasalukuyang nakatitine ang mga ito sa PDEA Regional Office at maharap sa kasong importation of illegal drugs. Mon? Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Lumakas bilang Tropical Storm Ente ngayong Linggo ng umaga ang Tropical Depression na huling na monitor ng PAGASA sa east-northeast ng Basco, Batanes. Sa weather bulletin ng PAGASA nitong alas 5 ng umaga, sinabing ang bagyo ay may taglay na lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 80 kph. Wala pang nilalabas na Tropical Cyclone Wind Signal ang PAGASA, pero palalakasin ni Enteng ang habagat at ang LPA sa kanluran ng Zambales na magpapaulan sa Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Mimaropa at Antique. Ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, mga natitirang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Visayas ay magkakaroon ng paminsan-minsang pag-ulan dahil din sa naturang mga weather system. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Enteng ngayong hapon. Mahigit 2 linggo na lang bago ang nakatakdang pagbubukas ng klase sa August 24. Pero ano nga ba ang mga alternatibong paraan na gagamit sa pag-aaral ng mga estudyante ngayong pasukan? Alamin natin sa ulat ni Dante Amento. May 3 uri ng modalities o pamamaraan para matuto ang mga bata ng kanilang leksyon sa darating na pasukan. Una ay sa pamamagitan ng distance learning kung saan hindi na nangangailangan ng physical na presensya ng mga estudyante sa mga paaralan. Sa ilalim nito ay ang modular distance learning kung saan maaaring gumagamit ang mga mag-aaral ng mga self-learning module na maaaring printed o digital format. Responsibilidad ng mga guro na subaybayan at gabayan ang progreso ng mga mag-aaral gamit ang email, text message, instant messaging o di kaya ay telepono. Ang mga maaaring gamitin para sa modular distance learning para sa digital format ay computer desktop, tablet, smartphone, CD-DVD at USB storage. Para naman sa printed modules, gagamit ng textbook, activity sheets at study guide. Ayon sa DepEd, maaaring isang beses ang pamamahagi ng tinatawag na packet materials sa 1 linggo. Kompleto na ito sa lahat ng mga kailangang pag-aralan kabilang ang gagawing pagsasanay ng mag-aaral. Na pick upin ng mga magulang o kaya naman inihahatid. Ganon din sa ibang mga regions natin, mas lalo na doon sa mga remote areas, inahatid yung mga learning modules. Meron nga tayong tinatawag na learning resources on wheels. Ang online distance learning naman ay sa pagtuturo ng mga guro sa mga mag-aaral gamit ang internet. Maaaring i-download ang mga learning material at mag-submit ng mga homework online upang maging aktibo ang learner. Ang mga gamit na kailangan para dito ay ang computer desktop, tablet, smartphone, CD-DVD at USB storage at ang TV radio-based instruction. Ang mga self-learning module ay maaaring maituro at maipalabas sa telebisyon at mapapakinggan sa radyo. Ito ay epektibong alternatibo sa mga mag-aaral na walang access sa internet o computer, tablet o smartphone. Ikalawa ay ang blended learning. Ito ang kombinasyon ng online distance learning, modular learning at TV radio-based instruction. Ayon kay DepEd Undersecretary Jess Mateo, gagawa ng portfolio ang mga mag-aaral kung saan ilalagay ang lahat ng activity na siyang basihan ng pagbibigay ng grado ng mga guro. Ito yung mga written works nila, yung kanilang mga produkto, through the learning activities, pwede itong hard copy, pwede soft copy, or combination. Depende nga doon sa availability ng mga gadgets na present sa kanila.
kanila. Ang ikatlo, ang homeschooling o ang pagkakaroon ng home-based learning environment na pangangasiwaan ng mga magulang, guardian o tutors na sumasailalim sa training. Sa pagbubukas ng klase sa August 24, nasa mahigit 22 milyon na mga mag-aaral ang inaasahang magbabalik eskwela. Humihingi naman ang DepEd ng kooperasyon sa bawat isa upang maayos na maipatupad ang kanilang alituntunin. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mga kasangbahay, kung may na-miss kayong balita o nais nyo lang muling mapanood ang mga news program ng UNTV, maaaring itong balikan at panoorin sa aming official YouTube channel. I-click lang ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news program ng UNTV, pati ng iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya click subscribe and share. Tuloy-tuloy po ang pag-iservisyo ng digital clinic na inilunsad ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International o MCGI. Sa mga gustong kumonsulta sa doktor, subalit walang kakayanan na makapunta sa ospital, tumawag lamang kayo sa aming 24/7 hotline. Ang mga numero na maaaring yung tawagan para sa Globe users, 0915-189-7007. Para sa Smart at Viber users, 0918-438-8988. Para sa Sun Cellular, 0943-411-8001. At yan po mga balita sa oras na ito. Manatili kayong nakaantabay sa UNTV para sa mga update kaugnay ng COVID-19 crisis. Ako po si Mon Hokson at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.